Very blessed morning to each and every one of us. Welcome sa mga plakang gasgas, pero minamahal, and sa ating daily good vibes. Okay? So marami pong salamat sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-comment, no? Thank you very much. And right now, ang pag-uusapan po naman natin ay the top 10 best study Bibles of all time. Pag sinabing of all time, lahat na po yan, kompleto na po yan, pinagsama-sama na po nating lahat dito. Okay? Number 10, the NLT Study Bible. The NLT Study Bible was originally released in 2008. Marami pong natuwa dito sa NLT Study Bible na ito sapagkat bukod sa madaling intindihin yung pagkakasalin, ay yung mga tinatawag pong mga notes ay talaga po namang akmang-akma doon sa mga talata na binasa mo, no? At nandoon talata, tapos sa baba nandoon agad yung mga notes na napakadaling unawain. Actually, itong NLT Study Bible ay agad pong naging instant hit noong 2008. Okay? So ang NLT Study Bible po ay hanggang ngayon maraming gumagamit. At ang words of Christ are in red. Ibig sabihin, nakapula po yung mga salita ng Panginoong Hesukristo sa Bible na ito. Okay? Number 9, the ESV Study Bible. The ESV Study Bible is one of the most popular study Bibles of all time. Ito ay lumabas noong 2008 at naging numero uno sa talaan ng mga study Bibles sa ganung kabilis na panahon. Dahil marami po itong mga anyo ng kanya po mga covers. Ngayon po, meron po siya mga leather, may mga cowhide, may mga ganyan. Pero ang pinaka-importante po ang study Bible pong ito ay napakaganda. Lalo na po yung mga illustrations po niya. Yung mga temples, ganyan. Yung mga pinuntahan ng Panginoon according sa mga scholars. Ganyan. Marami pong scholars ang nagsama-sama para i-create ang study Bible na ito. So, masasabi ko po, dahil ako po meron po kong study Bible na ESV study Bible, especially yung mga dagdag pong mga sinabi sa likod, yung mga dagdag kaalaman sa likod, talagang superb. So number 9 po natin ang ESV study Bible. Number 8, Open Bible NASB 1977. You know what? During the 70s, nag-uumpisang maglabasan ang mga study Bibles. At isa po sa very early na lumabas ay ang Open Bible NASB ng 1977. At na noong mga panahon pong yan, ang mga tao po ay manghang-mangha sa mga study Bible sapagkat nagbasa ka ng talata tapos agad may explanation kang makikita sa baba nito. So hanggang ngayon, ang Open Bible NASB ay napakaganda po. Okay? At ang Open Bible NASB ngayon ay isa po sa mga masasabi nating mga talagang mga classic na po pagdating sa study Bible. So, yan po ang ating number 8, Open Bible NASB. Number 7, the KJV Study Bible. Originally came out in 1988. At ngayon po meron po akong KJV Study Bible, yung nasa akin po, no, na ginagamit ko po ngayon. Alam po ba ninyo, sabi niyo iba, mahirap unawain ang KJV, ang King James. No, hindi po totoo yun. Pag ikaw ay totoong born again, ang salita ng Panginoon ay kay gandang basahin sa KJV. At ang ganda ng mga explanations dito, lalo na po sa mga doctrinal, dyan kilala ang KJV Study Bible sa mga doctrinal. So, ako po talagang aminin ko po sa inyo, pumupunta lagi ako sa KJV Study Bible ko pag gusto kong mag-aral ng mga doctrinal. So, that's our number 7, KJV Study Bible. Number 6, the Sondervan Study Bible 2015. Ito po ay punong-puno ng mga archaeological pictures. Kaya yung mga mahilig po sa archaeological pictures, yung mga maraming informations sa Study Bible, pumunta po kayo sa the Sondervan Study Bible. Bilhin nyo po ang Sondervan Study Bible at masusulit po. And besides, ang ganda po ng salin nito sapagkat ito po ay NIV 2011 ang ginamit at ang mga explanations po ay napakaganda. May mga doctrinal din po silang tinatalakay pero hindi the same way ng pagtalakay ng KJV Study Bible. So, ang ating number 6, the Sondervan Study Bible. Number 5,
NLT Life Application Bible 1996. I believe ito po ang pinaka-popular na study Bible of all time. Marami po ako nakikita nito. NLT Life Application Bible. Pag nagbasa ka ng talata, sasabihin agad sa iyo kung paano mo i-apply sa iyong buhay. Ito po ay lumabas noong 1996 at agad pong naging instant hit sa daigdig ng mga study Bible. So, yan po ang ating number 5, NLT Study Bible. Number 4, The MacArthur Study Bible, 1997. NASB. Ang MacArthur Study Bible ay isa sa pinaka-popular na study Bible na gawa ng isang tao lamang. Ibig sabihin, wala siyang kasama mga scholar, siya lamang po ang gumawa nito. Siya lamang po ang talagang nagsunog ng kilay para magawa ang study Bible na to. So, the MacArthur Study Bible. Saludo ako kay John MacArthur dyan. Number 3, the NIV Study Bible, which happened to be my favorite study Bible of all time. Napakaganda ng mga archaeological facts dito. Nagbigay din po, pero higit sa lahat yung mga doctrinal, yung mga explanations po nila sa mga talatang binasa. Napakaganda po. Okay? Marami na pong salin nito. At ang nasa akin po yung 2011 na salin, napakaganda po. Kanina po, binabasa ko po at talagang, wow, pag nagde-devotion ako, ginagamit ko po ito. Bukod sa madaling intindihin ng NIV, napakaganda po talaga ng paliwanag nila sa bawat talata. So, I love the NIV Study Bible, which we came now to the number 2, the Ryrie Study Bible, NASB, 1978. I really love Dr. Charles Ryrie sa kanyang doctrinal stand. Hallelujah. I love this study Bible. Kung gusto niyo pong matuto na mas marami pa tungkol sa mga doktrina, ha, like salvation, the Trinity, Jesus Christ, at yung rapture, ito pong Bible na ito, itong the Ryrie Study Bible, ang siyang kunin ninyo at matututo po kayo. I love this study Bible sapagkat marami na po itong naitulong sa akin. Especially pag gumagawa ko ng mga outlines, meron po yan. At ano po ang number 1 natin na study Bible? Yan pong nasa screen. New Spirit-Filled Life Bible, Kingdom Equipping to the Power of the Word, by Jack W. Hayford. Ito po ay New King James Version. I love this study Bible. Ito po ang ginagamit natin lagi dito. Bukod sa NKJV, ay talagang parang may pagka King James, napakadaling unawain at talagang rooted talaga doon sa word na doon sa Hebrew at Greek na pinag originated po siya, no? So napakaganda po talaga. At higit sa lahat, gusto ko po rito yung Kingdom Dynamics, World Wealth, at ang Truth in Action. Ito po ang number 1 study Bible sa akin. Ito pong particular na yan, nakikita nyo po sa screen nyo. Lumabas po ito 2002. Pero yung pinaka-original po nito na Spirit-Filled Life Bible ay lumabas po noong 1991. Ngayon po, meron pong bago yan na lumabas po noong 2018. At yun po ay ang NKJV Spirit-Filled Study Bible. Pareho rin po naman. Pero prepared ko po ito, second edition, sapagkat ito po ay lubhang napakaganda at hindi po siya masyadong masakit sa mata pag binabasa mo kasi hindi po masyadong colored. No? It's not that hindi ko gusto yung color, maganda rin po yung color, pero para sa akin prepared ko po itong, ito ang ginagamit ko lagi, New Spirit-Filled Life Bible. Actually, lahat po ng study Bibles ko ay nakalista po rito sa top 10. Almost, hindi lahat. Meron din po akong nasa top 10 na wala po akong gano'n. Pero ito po, nasa akin po yan. Talagang yan, talagang nakikita nyo po, ginagamit po natin yan dito sa mga plakang gasgas at dito po sa atin pong Daily Good Vibes. Ano po? So, napakagandang Bible. So, again, I recommend, kunin nyo po ito. Bumili po kayo ng sarili nyong copy ng New Spirit-Filled Life Bible na ito pong edition na ito. Kung makikita nyo po yan, humanap po kayo. So, again, welcome, salamat po sa pagsama nyo sa akin sa Top 10 Best Study Bibles of All Time. And don't forget to subscribe, like, share, sapagkat pag shinare nyo po ang shinishare nyo po rito, yung mga katotohanan ng kagandahan ng biyaya ng Panginoong Jesus. Lalo na po tungkol sa Bible ang pinag-usapan natin dito para mag-benefit po yung mga makakapanood. Okay? So again, marami pong salamat. Please don't forget to subscribe, like, and share. Again, ulitin ko po, and pakipindot po yung notification bell dyan sa baba. Napakahalaga po nito sapagkat ito ang Word of God, sineshare po natin sa buong mundo para magkaroon po sila ng idea kung gaano kabuti si Jesus sa kanila.
So maraming salamat, and Jesus loves us all. Hallelujah.